Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Pakibati po yung mga tabi. Happy Sunday. Happy Sunday po sa lahat na nanonood ng ating live streaming sa linggo ito. God is good all the time. Palapan ng Panginoon. Mga kapatid, sa linggo ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sino ba yung mga banal na ating pinag-iringwang sa linggong ito? Sabi nga sa ating paunang salita, hindi lang po ito itumutukoy sa mga santo o mga banal na kilala natin na ating ginugunita taon-taon. Hindi lang po sa Pascual Bailon, sa Taklana Assisi o sabihin natin, iba pa mga santo, sa San Pedro, San Juan, hindi lang po yon. Kaya mga kapatid, sa linggong ito at sa pag-iriwang ito, ating binibiyang parangal at paggunita yung mga binyagang Kristiyano na ating pinagdasal, na ating pinalangin na sila ay mapunta sa paghahari ng Diyos at makasama ng mga banal sa kalangitan. Kaya nga baka po yung kamag-anak nyo o kapamilya nyo na ilang taon nyo na pinagdarasal, lola at lola nyo na lagi yung sinasama sa panalangin, baka sila'y kasama na ng mga banal sa kalangitan. At sila ang ating binibigyang parangal sa linggong ito. Na ang ating mga dasal panalangin sa mga taong ating mahal sa buhay, nais natin na sila'y makarating sa paghahari ng Diyos. Upang sila ay magdasal din para sa atin. Amen po ba? At tandaan niyo po mga kapatid, totoo po ito. Sa ating buhay panampalataya, kapag po tayo mayroong pinagdarasal ng mga kaluluwa na mahal sa buhay, ilang taon na, at alam nating sila'y pag po sila'y nakapunta sa kasama ng mga banal sa kalangitan, sila po magdarasal para sa atin. Totoo po yun. Ako po for 15 years o 13 years po na seminaryo, nung ako po yung nag-aaral, lagi ko po sinasama yung mga dasal sa lola at lola ko, yung mauna, tita-tito na namatay na rin, lagi ko po silang sinasama sa mga panalangin araw-araw. Para saan? Dahil nais ko na sila'y makarating at makasapit sa paghahari ng Diyos kasama ng mga banal. At tandaan niyo po, kung bakit po ako naging pare, hindi lang po dahil sa mga nagdarasal sa aking mga buhay, kundi meron din pong nagdarasal sa akin sa taas, sa langit. At iyon ang biyaya ng mga taong ating pinagdarasal. Ang mga kaluluwa na ating pinalangin, lalo na sa linggo sa panahon ito, kahit di mo tayo nakadalaw sa kanilang mga puntod, ang ating mga dasal ang siya magbibigay ng kaliwanaga sa kanila upang sila ay makasapit ng Panginoon. At kapag sila nandoon na, sila mismo ang darasal para sa atin upang yung ating mga pangarap sa buhay, mga biyaya na ating dapat tamtan, sila po ang magbubulong sa Diyos dahil sila ang mas malapit sa Panginoon upang tayo ay makasapit din sa paghahari ni Kristo. Amen po ba? Palapala Panginoon. Kaya mga kapatid, ito rin ang tanong para sa atin. Kung sila'y nasa langit na at kasama ng panal sa kalangitan, tayo kaya nais pa din nating maging banal? Nais din ba nating maging santo o santa? Sino po dito ang gusto maging banal? Taas ang kamay. O yung iba po, ayaw niyo maging banal. Lahat po tayo. Tapos lahat tayo nais nating maging banal. At yun ang magandang makita natin mga kapatid. Sa ating buhay panampalataya, nung tayo'y binyagan, tayo'y naging kasama at pamilyang Kristiyano. Naging bahagi tayo ng simbahang ito. At ang ating nais, lahat tayo'y maging banal sa harap ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung titinayin niyo po,
yung pangalan na binigay sa iyo, yung Christian name, anong pangalan yan? Pangalan ng mga banal, ng mga santo. Ako po, dalawang santo pa. John Patrick. Kung Tagalog, Juan, tsaka Patricio. Ano po? Saint John, Saint Patrick. Ano po? Ganun sa atin. Bakit binibigay sa atin yung pangalan ng mga santo? Dahil nais natin, bilang tayo'y Kristiyano, maisabuhay ang buhay ng mga banal na ating kapangalan. Eh, misa po kasi nangyayari sa ating mga Katoliko, yung pangalan hindi na kapangalan ng santo. Kasi nila yung sumikat ng mga artista, katulad ni Marimar, na po, eh, paano magiging santo? No? Si Georgia, di ba? Eh, minsan, isipin natin paano magiging santo, eh, ano natin, di ba, kontrabida. Minsan, ganun ang iisip natin. Pero mga patid, tandaan niyo po, ang bawat pangalang meron tayo, ang bawat tatak na meron tayo bilang isang Kristiyano, ay tatak ng pangalan na tayo dapat maging banal. Kung bakit binigay ang pangalang iyan, dahil nais ating isabuhay ang mga banal sa kailang halimbawa. Kaya kung hindi man banal, sabihin natin, hindi mang saint yung pangalan mo, pero meron kang favorite saint na nais mong tularan ng kanyang buhay. Mga patitanda natin, hindi po natin binibigyan ng pagsamba ang mga banal, pero paggunita para sa kanila upang ang kailang halimbawa ay ating maisabuhay bilang isang Kristiyano. Kaya kung babalikan po natin, di ba, last week, sabi ko po, ang nangyayari sa atin, bakit tayo binabatikos sa ibang sekta, sinasabi sa atin, yung mga Kristiyano iyan, sumasamba sa mga imahin, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi natin, yung mga biribultong iyan. Pero hindi. Mga pati, kung bakit nandyan yung mga santo at mga santa, nandyan ang larawan nila upang ipaalala sa atin to make us a remembrance that their lives, yung buhay nila, ay inalay para sa paghahari ng Diyos. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, habang ating tinitignan ang kailang mga larawan, ang kailang mga imahin, ang nais natin matularan ang kailang buhay na tayo din ay nais nating maging banal sa pamumuhay at gawain sa araw-araw. Kaya mga patid, ang gusto natin, tayo din ay makasama ng mga banal sa kalangitan. Nais natin natularan sila sa kailang halimbawa upang tayo bilang isang Kristiyano ay makapamuhay na nakaayon sa kabanalan bilang anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga patid, tandaan nyo, ang bawat tatak na meron tayo ay ang tatak ng pagiging isang banal. Nabinyagan ka, nakumpilan ka, tinanggap po si Kristo sa banal niya Kristiya, dapat sa ating pamumuhay nakikita ang kabanalan ni Kristo. At yun ang narinig natin sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng pahayag, narinig natin, tinanong ng isang tao sa bisyon ni San Juan, sino po yung mga taong iyon na nakadamit na puti? Sila yung managalay ng buhay para sa paglilingkod sa pag-aari ng Diyos. Linili sila ang kailang madamit sa dugo ng kordero. Sila yung managalay ng sarili. Sila'y nag-alay ng buhay para sa parampalatayang Kristiyano. Kaya nga bilang isang binyagan na Kristiyano, ito yung mga taong nagpakita ng kabanalan nung sila'y nabubuhay. Kaya mga patid, ito rin ang panawagan sa atin. Kaya ba nating mamuhay sa kabanalan? Kaya ba nating mamuhay bilang isang taong may magandang halimbawa katulad ng mga banal na ating kakilala? At yun ang magandang makita natin, mga patid, habang tayo nabubuhay ngayon. Ngayon, hindi tayo makadalaw sa mga taong ating minamahal sa buhay. Yung bang kinagawian natin November 1, halos lahat tayo pupunta sa sementeryo
para mag-alay ng dasal para sa kanila. At ipaalala para sa atin na tayo bilang labubuhay ngayon ay merong dapat gapanan sa ating buhay. At ano yung paalala para sa atin sa pagunita sa mga taong yung mauna? Alam niyo po, maganda makita natin yung kanilang pangalan. Yung nakalagay po sa kanilang lapida. Diyan po sa lapida, ng mga taong ating kamag-anak, pamilya, mahal sa buhay, nakalagay po yung pangalan nila. Diba po? Ano po nakalagay sa lapida? Yung birthday. Diba po? Tapos po kung kailan namatay. Sa pagitan po niyon, yung birthday at nung po yung taon at yung taon siyang namatay, ano po yung nasa gitna? Ano po nasa gitna? Yung dust. Diba po? Yung guhit sa gitna. Alam niyo po magandang nabasa ko roon, may isang nasulat doon, nasabi roon, yung dust na yon ay sumisimbolo sa tao yung habang siya'y nabubuhay. Ano kaya yung tao ito nung siya'y nabubuhay? Naging mabuti kaya siya? Naging mabait ba siya? Naging tunay kaya siyang Kristiyano? Naging mabuti kaya siyang magulang? Naging mabuti kaya siyang anak nung siya'y nabubuhay? At yun ang magandang tingnan natin, mga kapatid, sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Tayo habang tayo nabubuhay ngayon, meron pa rin guhit, meron pa rin dust para sa atin. Pero yung dust na yon ay isang palimbawa para sa atin, ano ang dapat mong gawin habang ikay nabubuhay ngayon? Paano ka magkisumikap na maging banal sa harap ng Diyos? At ano ang dapat mong gawin? Mga kapatid, ang dapat yung gawin, isa buhay ang ebanghelyo na narinig natin sa linggong ito. Mapalad kayo, kayong mga inaalimura, inuusig dahil sa pag-aari ng Diyos. Mapalad kayo, kayong mga nahabag upang ipakilala ang pag-aari ng Diyos. Alam niyo po, kung papasahin niyo po itong Beatitudes, ito ay halimbawa para sa atin, para tayo maging banal. Mga kapatid, hindi ito utos. Tandaan natin yan. Dahil merong utos na binigay sa lumang tipan at yun sa pag-utos ng Diyos. Pero yun ay patayan para tayo ay mamuhay na kaayon sa moral. Pero mga kapatid, itong Beatitudes, itong mga palad, ay katangian upang tayo ay makasapit sa pag-aari ng Diyos. Kung babasahin niyo po ulit itong Beatitudes, mapalad kayong mga aba, mapalad kayong mapagkumbaba, mapalad kayong manamimigati, mapalad kayong nagmimiti sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, mapalad kayong mga malinis ang puso, mapalad kayong nagbibigay ng kapayapaan. Alam niyo po, itong mga bagay na ito ang hirap gawin para maging banal. Pero mga kapatid, tandaan nyo, habang tayo nabubuhay, nagsusumikap tayong maging banal. Nagsusumikap tayong maging mabuti sa ating gawain. Kaya mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa para maging banal. May pag-asa para tayo maging matuwid sa pag-aari ng Diyos. At tandaan nyo mga kapatid, kung nais natin maging banal, dapat ngayon pa lang isinasabuhay natin ang paghahari ng Diyos. Nakikita sa ating ginagawa ang presensya ng Panginoon. Dahil mga kapatid, yung paghahari ng Diyos ay hindi po lugar. Tandaan natin. Dahil ang paghahari ng Diyos, tandaan natin, ito yung presensya ni Kristo para sa atin. The kingdom of God is the embodiment of Jesus Christ in our life. Siya ang presensya ng Diyos, ng Ama. Siya ang paghahari ng ating buhay. Kung ang Panginoong Jesucristo ang nabubuhay sa atin,
sa ating puso, nandoon ang paghahari ng Diyos. Kung marunong kang magpatawad, nandoon ang paghahari ng Diyos. Kung marunong kang magpakubaba, nandoon ang paghahari ng Diyos. Kung marunong kang umunawa, nandoon ang paghahari ng Diyos. Kung marunong kang magbigay ng kapayapaan, nandoon ang paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging banal, dapat nandito lagi ang presensya ni Kristo sa ating buhay. At doon masasabi ng tao ito ay banal at tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo, hindi tayo marunong magpatawad, kapag tayo, hindi tayo marunong magpakababa sa ibang tao, kapag tayo, ayaw nating at pinakakait natin yung kapayapaan sa iba, kapag tayo hindi marunong umunawa sa pagkakamali ng iba, baka ibang paghahari ang namamayari sa ating puso. Pero mga kapatid, sana sa linggong ito, nagsusumigap tayo na maging banal. At sabi nyo nga, gusto nyong maging banal. Gusto nyong makasama sa paghahari ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, pagsikapan na natin na tayo mismo ay mabuhay na kaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga tamad, anong oras na? Palapan ng Panginoon. Kaya mga patid, habang tayo nabubuhay, merong oras para magbago. Kaya po magbago para maging banal. At sana bilang halimbawa ng mga banal na makakilala natin, mga banal na ating ginugunita sa ating pagsamba, sana matularan natin ang kailang halimbawa. At kapag ikaw ay sumunod at naging tunay na tagapahayag ng paghahari ng Diyos, kasabihin ng Diyos, magdiwang ka at magalak dahil ikaw ang pinaghaharian ng Diyos sa pagkakataong ito. Mapalad ka dahil ang presensya ng Diyos ay buhay sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, nawa sa lugo ito, pamayain nawa ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. At pakita nawa sa atin ang presensya ni Kristo bilang kanyang mahalagad. Amen po ba? Palapan ng Panginoon.